Cooks is able there to provide that insurance around the rim. Well, hello. 7 points at may 3 rebounds si Kai Soto sa pagkakapanalo nila ngayong araw kontra sa malakas na Sydney Kings Australia. At dahil nga sa quality minutes na inilaro ni Kai Soto, na-interview siya ng crossover game after ng laban. Maraming tinanong ang mga crossover game host, pero may isang tanong kay Kai na muntik nang madula si Kai sa kanyang sagot. Natanong kasi si Kai Soto kung sino ba sa kanya makakampi ang magaling mamasa, lalo na yung pasang lab pass o alley-oop pass. Medyo nalito pa nga ito sa una na sinabing si Daniel Johnson daw at si Mitch McCarron talaga ang pinakamagaling mamasa sa kanilang team, at napatawa na lang ito sa mga player na hindi magaling pumasa sa kanya. Alam nyo naman siguro yung player na talagang hindi pinapasahan si Kai Soto kapag nasa kanya ang bola. Hindi naman natanong ng mga crossover game host ang magiging desisyon nito sa mga darating na araw kung magpapadraft na ba ito sa NBA. Pero sinabi ng isang host na umaasa daw siya na sana'y makita pa nila si Kai Soto sa NBL next season. Samantala, pinost naman ng ESPN ang napakagandang slam dunk ni Kai Soto sa laban nila kanina sa napakagandang pasa din ni Daniel Johnson. At as of now, number 1 na naman si Kai Soto sa Draft Express sa mga trending player. Hindi talaga mapigilan. Samantala, hanggang sa ngayon, napakainit pa din ang pangalan ni Kai Soto sa ilang NBA team at ang paghihirap nitong mag-improve sa pag-ensayo. At sa mga game ng Adelaide, unti-unti na talagang lumalabas ang galing ni Kai bilang isang developmental player na ilang beses nang na-featured sa ESPN. At nito lang laman ng ilang balita sa Australia, at ang balitang may ilang NBA team na nga ang interesado dito, at marami na nga ang nag-aabang sa desisyon ni Kai kung magpapadraft na ba ito sa NBA. At tayo nga sa reporte sa 24 na natin ito malalaman. Abangan natin. Samantala, kung sakaling magpa-draft na si Kai Soto ngayon sa NBA at makuha, ito'y katuwaan lang naman bilang mga Pilipino basketball fans. Anong team kaya sa NBA ang kailangan siya at pwedeng makatulong sa kanyang pagpapalakas sa NBA? Projected nga si Kai Soto na second rounder, at andyan na nga ang Golden State Warriors, Oklahoma City Thunders, Miami Heat. Ano ba sa palagay nyo? Sin lang mga ka-BM, isang napakabilis na update lang sa mundo ng basketball. Huwag kalimutang mag-subscribe. Hanggang sa muli.